Okay. Maganda yung tanong niya. Yung mindsetting, ibig sabihin ng mindsetting, you change the way you think. Bakit siya importante? Importante to kasi ganito yan. Ang pinagkaiba ng taong mayaman sa taong mahirap, ano? Hindi pera. Yan ang isip ng ibang tao. Pag hindi ka marunong mag-isip at normal ka, ang isip mo, yan lang. Kumbaga, yan ang nakikita mo kasi. Ano pinagkaiba nga nila? Pera. Pinagkaiba nila, may kotse. Pinagkaiba nila, may bahay. Pero hindi mo naisip, bakit itong tao dati na may pera, may bahay, may kotse, dati rin wala yan. Hindi naman pinanganak sa mundo yan. Paglabas ng anak niya, may hawak ng pera yan. Diba? Pinanganak sa mundo yan, nakubad din yan, at wala rin pera yan. At hindi marunong mag-isip. Pero bakit siya yumaman? Because the way how he see things, kung paano niya tingnan ang isang bagay, ay iba. The way he think is iba. Kaya ano ang pinagkaiba ng taong mayaman sa mahirap? The way they think. The way ka mag-mindset sa sarili mo. Pag ang tingin mo sa sarili mo, walang mangyayari sa'yo, wala talaga mangyayari sa'yo. Kung ang tingin mo sa sarili mo, wala kang maabot, wala ka talaga maabot. Kaya yung mga tao nagsasabi sa'yo na hindi mo kaya yan, actually, hindi naman niya sinasabi sa'yo yan eh. Sinasabi niya yan sa sarili niya. Sa bibig niya lumabas yan eh. Ibig sabihin, yan ang tingin niya sa sarili niya. Sinasabi niya, hindi ko kaya yan, kaya hindi mo rin kaya yan. Tama. Kaya pag sinabi niya sa'yo, hindi ko kaya yan, sabihin mo, yes, ikaw hindi mo talaga kaya yan, pero kaya ko yun. Yes! Kaya, ang pinag-iba lang ng tao sa ibang na mayaman sa mahirap is the way how you think. Kaya sabi nga, pag nandito ka sa front row, sa unang taon mo at pangalawang taon, hindi ka yayaman dito. Yayaman muna the way you think. Pag nagbago ang pag-iisip mo, doon palang magbabago yung buhay mo. Kaya ganyan yung buhay mo ngayon, kasi ganyan ka mag-isip dati. Ano tingin mo sa sarili mo? Hindi ka yayaman, mahirap lang ako, pinangarap ako sa mahirap, kaya mahirap din ako mamamatay. Hindi naniniwala sa akin ng tao, walang ganito, hindi ako magaling, hindi ako nakatapos, walang may gusto sa akin, pangit ako. Marami kang sinasabi sa mundo, pero ito lang sasabihin ko sa'yo. Maniwala ka sa akin. God create us equal. Kung anong kinirate niya doon sa tao yun, ganun din ang kinirate niya sa'yo. Kung ano siya yung mayaman na tao, pareho rin lang sa'yo. Ang pinagkaiba lang, yung mayaman na tao, may tiwala siya sa sarili niya. Ikaw wala. Kaya today, starting from today, you have to believe in yourself and you have to change the way you think. Kaya pag tinanong ka ng ibang tao, naku, huwag ka dyan sa networking. Bakit? Ibe-brainwash ka niya. Sabihin mo, okay na ako magpa-brainwash. Basta yung magbe-brainwash sa akin, yayaman ako. Yes! 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 Ako. Nagets nyo? Yes! Nagets nyo? Yes! Everybody, everything starts here. If you change the way you think, everything changes. Yes! It's here. Ang success, wala doon sa ginagawa mo. Ang success, nandito sa utak mo. Pag nabago mo itong utak mo, mabilis magbago yung buhay mo. Yes. Kaya sabi mo sa katabi mo, mabuhuin mo ang pag-iisip mo. Mabuhuin mo ang pag-iisip mo. Okay? Huwag kang mag-doubt! Magdudahan mo yung duda mo. Gets nyo? Okay, last. Tanong muna, last. Game! Huwag ka mag-selfie. Tanongin mo muna yung last. Selfie ka, wala pang last. Kali, last question. Dali, babalik na ako doon. Game, naku. Last na to. Yang nagtatanong pa naman ang last, yan yung yumayama. Yes! O, oh, yan. Bilang na mas. Game! Hayaan mo sila! Wala tayong pakialam sa kanila. Tama! Yes! Huwag mo intindihin yung ayaw pumunta dito. Ang intindihin mo yung pumunta dito. Yes! Ganun lang yun. Diba? Pag ang tanong mo, meron akong downline, ang sagot doon, wala akong pake. Kasi pag sinabi mo meron akong downline, I'm sure na nakusunod doon problema. Meron akong downline, ganito, hindi pupunta sa office. Meron akong downline, hindi bumabalik. Meron akong downline,
ayaw siyang sumagot. Meron akong downline. Gusto ko tulungan pero ayaw ko minus. Di ba? So, sigurado yun lahat negative yun. Pero tandaan mo, doon na nga sa word mo eh, meron kang downline. So, siya yung may problema. Kaya kahit anong tulong mo, kung hindi niya kaya tulungan sarili niya, hindi ayaman yun. Yes! Sapun! Tandaan mo, ang magpapayaman sa'yo, sarili mo na. Diba? Kaya yung downline ng mga ayaw gumalaw, ayaw pumunta, ang ginagawa dyan, pinapalitan niya. Pinapalitan niya ng taong katulad mo. Sino yun? Yung pag i-invite mo, hindi mo na siya papahirapan papuntahin dito. Pag sinabi mo may meeting, nandyan siya lagi. Parang ikaw, hindi ka pinipili. Pinilit ka ba? Hindi! Lagi kang nandyan. Yan ang mga taong hinahanap mo. Yes. Pero yung mga nagpapapilit, wala yun. Hindi yung mayaman yun. Paano magiging mayaman yung pagdating ng araw? Wala ka naman nakita successful na magsasalta na, alam mo ako, kaya ako naging successful kasi dati pinilit lang ako. Walang kwentong ganun. Ang kwento, kaya ako naging successful, maraming umipigil sa akin, pero hindi ako naniwala, nagtuloy pa rin ako. Yeah. Yes! Diba? Kumbaga, kung may nangyiligaw sa'yo, hindi mo pinag-uusapan yung hindi pumunta sa iyo sa bahay mo. Sabi mo, bakit kita magpano ko magkakagusto sa iyo? Hindi pumunta nga sa pamamahay ko. Hindi ka pumunta eh. Di ba? Kaya ito na pangasawa ko kasi siya yung pumunta. Yeah. Yeah. Yun, yung walang effort, hindi walang nangyayari doon. Di ba? O bonus, last. Yun. Grabe, grabe. Sa likod, dali, tanong mo na. Sa estudyante, alam ko, estudyante ka ngayon, may tanong ka. Tanong mo na. Kim! Huwag kang mahiya! Alam mo, ang mga nahihiya, hindi yung mayaman yan. Yun! Okay. Estudyante ako. Estudyante ka! Shhh! Inig! Last na to! Four sides siya ka. Ang mga professor ko, mga almost mga lawyers, mga ano. Mahirap sila. Nag-explain ako sila ng Frontrow, pero negative talaga. Pero minsan, nakikinig, pero di masyado nga. Paano ma-convince ng isa dyan nila? Kasi, di ba, alam mo una, may matching-matching yan. Ibig sabihin ng matching-matching, kunyari, ikaw estudyante ka, hindi ka talaga makaka-invite ng teacher. Yes. So, ma-invite mo lang din yung mga estudyante, tsaka yung medyo mababa sa'yo ng konti. Di ba? Ngayon, ang problem dyan, ma-invite mo lang yung teacher mo pag dumating na yung panahon na mas malaki na ang kinikita mo doon sa teacher mo. Yes. Pag dumating na yung mas malaki na yung kinikita mo doon sa teacher mo, doon mo pa lang siya ma-invite. At actually, hindi mo na siya ma-invite. Pag nagkakita niya, nagka-kotse ka, siya na matatawag sa'yo. Yes! Estudyante kita. Ano yung ginagawa mo? Yan ba yung ginagawa mo? Doon na siya sasama sa'yo. Yes. Pero ngayon, hindi mo pa ma-invite yan. So, ang gagawin mo is more on doon ka lang sa estudyante tsaka mga doon sa mga kaibigan mo na maniniwala sa'yo. Same. Hayaan mo kung ayaw nila maniwala. Darating yung panahon, maniniwala din sa'yo. Yes. Ngayon, kung sinasabi mo naman sa akin, Abs, ang hirap talaga. Kahit yung mga estudyante, hindi ko ma-invite. Isa lang advice ko sa'yo, magpalit ka ng kurso mo. Kasi puro lawyer, di ba? Tsaka ano? Subukan mo yung ano, try mo yung HRM. Yung mga utak to, mapapahala. O kaya computer programming, paibukin ko lang ang utak doon. Alam mo kasi, hindi ko maka-invite, di puro lawyer, di ba? Okay na. Guys, salamat sa inyo. Babalik talaga po ako doon, ha? Pero doon ka sa inyo. Salamat sa inyo.